Bakit napunta kayo doon sa pagme-meeting ninyo na walang-wala na yung white onion? That is the question. Why did you allow that condition to happen? Sir, actually, that time po, again, kakaano ko lang po noon, nung time na yon, around August po ako na-designate ulit sa BPO. Kaya po nakikipag-usap po tayo, sir. Alam na natin apo, yun. Apo. Ang tanapanong ko, because it happened. Yes. Wala na. That, based on your own report, August 5, 2022, 700 metric tons will only last for 5 days. So, noong August 10, wala nang white onions. Ang unang tanong nga, why did you allow it to happen? Sir, nawala na pong supply. So actually, ang ano po ng industry noon is meron pa po tayong supply of red. So yun po yung ano nila na sana ma-utilize. Alam mo, Mr. Chair, kaya ang gusto ko dito, tanong lang na simple, sagutin lang para madali tayo. Ayoko na yung maraming palabok-labok eh. Why did you allow it to happen? Sir, because yun nga po, yung ano po ng stakeholder, sir, yung inputs ng stakeholder. So, Sir Joseph naman, Director Glenn, question is, how did your office allow that condition to happen na zero ang stock ng onions, white onions? Sir, yun nga po ang ano natin. Hindi nga po ang question. Director Panganiban, I'm very happy that you are present today. Kasi nung nakaraang hearing, wala ka. Kaya walang makuha ang sagot dun sa mga kasama mo. They tried their best, but I think they were unable to address questions propounded to them. Ang tinatanong ko kasi noon, nagsimula ako dun sa August 10, 2022, na malinaw naman nasa transcript. Nagkaroon kayo ng mga parang inter-agency meeting. Dahil nga nung panahon, very crucial ang stocks ng onions, more particularly yung white onions na kung tawagin ninyo yellow granex. Yung report ng task force alium mo, bagamat sinabi ko na sa iyo nung una pang pag-uusap natin, yung task force alium, abolish na yon. Pero kung gusto mo pa rin gamitin, nasa sayo yon. Yung report niya as of August 5, 2022, sinasabi niya doon ang physical inventory ng white onion, it's only about less than 700 metric tons. So yung estimate nung alium ng panahon na yon, that will last only for 5 days. Which means at the time you were undertaking that interagency committee meeting, wala nang yellow onions. That is based on your own report. Ngayon, ang tinanong ko doon sa mga kasama mo rito dahil wala ka, why did you allow this situation to happen? Meaning to say, nagme-meeting kayo at the time na walang-wala na, zero na ang inventory ng white onion. Why did that happen? Sir, thank you po. And sir, again, apology sir kung ako po ay wala last time. Anyway, sir, during that meeting po kasi, ang natin noon is nakiusap po yung ating industry. And the question, why did you allow that to happen? Meaning yes, to say, the physical inventory of white onions nawala on August 10. Hindi ba yung tungkulin ninyo ay panatilihin natin yung supply ng ating food commodities? Sir. Namely, white onions, red onions, etc., etc. Ang tanong lang, bakit napunta kayo doon sa pagme-meeting ninyo na walang-wala na yung white onion? That is the question. Why did you allow that condition to happen? Sir, actually, that time po, again, kakaano ko lang po noon, nung time na yon, around August po ako na-designate ulit sa BPO. Kaya po nakikipag-usap po tayo, sir. Alam na natin apo, yun. Apo. Ang tanapanong ko, because it happened. Yes. Wala na. That, based on your own report, August 5, 2022, 700 metric tons will only last for 5 days. So, noong August 10, wala nang white onions. Ang unang tanong nga, why did you allow it to happen? Sir, nawala na pong supply. Sir, actually, ang po ng industry noon is meron pa po tayong supply of red. So, yun po yung nila na sana ma-utilize. Alam mo, Mr. Chair, kaya ang gusto ko dito, tanong lang na simple, sagutin lang para madali tayo. Ayoko na yung maraming palabok-labok eh.
Why did you allow it to happen? Sir, because yung nga po, yung ano po ng stakeholder, sir, yung inputs ng stakeholder. Susmar Joseph naman, Director Glenn. Question is, how did your office allow that condition to happen na zero ang stock ng onions, white onions? Sir, yun nga po ang ano natin. Hindi nga, walang sa tweed. Alam ninyo, siguro ako, hindi naman ako kagaya ninyong mga magagaling sa maraming bagay. Okay? Kung ako, itong simpleng taong ito, sabi mo kasi, minomonitor mo ang stocks ng ano eh, ng sibuyas. Kung minomonitor mo yun, siguro, June pa lang, nag-import ka na. Dahil alam nyo, mawawala by August 10. Ganun mag-isip yung taong gustong gumawa ng mabuti. Ang tinatanong ko, bakit walang nag-isip na mag-import in June sapagkat alam nyo yung white onions mawawala na nung Agosto? Yun yung tinatanong ko, why did you allow it to happen? Sir, so, ibig sabihin, walang nakaisip sa inyo na dapat mag-import kayo ng onion. Di ba? Sir, actually... Hindi nyo na lang. Nakaisip sa, kasi ayaw mo sagutin, ganito na lang ang conclusion. Walang nag-isip sa inyo na mag-import kayo ng onion kahit na alam ninyo na yung white onions na yon mawawala na ng supply. Sir, kaya po, tayo nagkaroon ng stakeholders meeting. Kaya nga ho. Kaya kayo nagkaroon ng stakeholders meeting para pag-usapan ninyo na wala na kayong nasiro ng stock ninyo noong August 10, 2022. Tama? Tama? O, kahit na mag-meeting kayo, hindi nyo may pu-produce yung white onion sapagkat wala na nga. O, ngayon, malinaw yan. Hindi, wala kayong ginawa para sa ganun ay yung supply na yon manatili. Ang ginawa ninyo, ito yung nangyari, ito yung susunod. Ang ginawa ninyo, a person by the name Reguyal, a president of a farmers cooperative whose stocks, I think, is stored, nasa Bunena na ito eh, di ba? In Cavite. Napagkayarian ninyo, dahil sa suggestion ni Reguyal na i-substitute na lang yung red onion sa white onion. Tama, di ba? So actually, hindi lang naman po siya ang nag-suggest. Marami po doon sa ating onion industry. O, palagi mo na nga, isa siya sa nag-suggest kasi siya yung gustong, para naman kumita-kita kami sa, by the way, Mr. Chair, I will ask them to produce the minutes of the meeting, if there is any, of that interagency meeting held on August 10, 2022. So sabi ni Raguyal, among others, i-substitute nyo na lang po yung red onion sa white onion para kumita-kita naman kami. Nababasa ko sa ano ito eh, sa transcript. Pumayag kayo. Kahit na hindi pwedeng i-substitute yung white sa red. Kasi paano mang i-substitute yung white, Mr. Chair? Pasta, pizza, bistek, sisig. Puro white ang ginagamit dito. Tama, Glenn, ano? Hindi pwedeng i-substitute. Pero na-substitute talaga. That is the reason, that is the very reason why yung amas bumili sa Bunena ng 537 pesos per kilo. That is also recorded, Director Glenn. Tama. Sir, yung pagbili po ng amas, siguro po hindi ko po maano na yun po yung dahilan kung ba't sila bumili ng at that price. Hindi mo i-confirm na bumili kayo ng 537 sir, per kilo worth of red onions? Sir, siguro po. At hindi na kayo nag-import nga. Hindi na kayo nag-import eh. Sinubstitute na nga lang eh. So ang nangyari, the government bought onions from Bunena at 537 pesos per kilo. Maliwanag yun. What is the mode of procurement used in buying from Bunena? Napakabilis. What is the mode of procurement? Sir, hindi ko na po siguro yun masasagot, sir. O, bakit hindi mo masasagot? Sir, hindi naman po ako yung in charge po doon, sir. O, asan ang back? Asan ang back dito? Mr. Back. Please answer, what is the mode of procurement, sir, that you resorted to? Sir, excuse me, but the procurement was not processed sa central office. Where was it processed?
Sir, the funds were transferred to FDI. Ha? Na-transfer po ang funds sa FDI. Kaya wala po ang process sa central office. So, teka muna. Kasi masyadong mabilis eh. Di ba, pagka nagpo-procure tayo, government money, palagi nating isinasa. Palagi tayong, hindi tayo hiwalay sa 9184. Kayo naman eh. That is right, sir. Huwag tayong palusutan dito, hindi kayo makakalusot sa akin eh. Yes po. That is correct, sir. Ha? Yes po. Oh, yes ka na. Yes po, I agree. Ginawa natin. Actually, when Hase Christine visited our office, we suggested the mode of procurement ng community participation. Okay. Oh, the community participation. Yes, sir. Did the community participate? Sir, this is a direct purchase from farmers. So we required their office to submit documents before pushing through with the process. However, the following day, we were advised that they will no longer push through with the process, but instead they will transfer the funds to FDI. So they directly bought from Bonena. Tama? Sir, kasi hindi po ako... Oo nga, hindi po ako pamilya sa specifics doon. Ito yung problema eh. Mahalata mo na turuan na ng turuan. Basta pumili na tayo kagad, direkta. Walang bidding yun. Sir, walang bidding. Sir, hindi po kasi kami ang makakasagot sa procurement. So, pamaya na yun. Okay, yun ang nga din tinatanong ko eh. I understand there should be a memorandum. Kasi kung wala namang memorandum, is there a memorandum para magawa natin yung who recommended the buying from Bonena? Sir, katulad po nang nabanggit ko, we don't know about the specifics on the fund transfer. Director, sino yung nag-recommenda na bumili tayo ng ano? Alam nga namang wala kang kinalaman doon. Ase Christine, sino yung nag-recommenda? Sir, we recommended the transfer of funds to FDI to procure the onion, sir. Okay, so... Ha? Please dito proceed. Dito ka nalang katabi ron. Dito ka. Ayaw eh. Gusto niya katabi talaga yung... So, what is the basis of the recommendation, Chris, Asa Christine, for recommending to FDI to buy directly from Bonena at 537 pesos per kilo? Sir, with regards to the price and to whom they're going to buy, there was no recommendation. However, the recommendation was to transfer the funds to Bonena to procure for the onions that will be sold in Kadiwa. FDI, sir, was the one who, through their procurement process, decided where to buy the onions, sir. Who decided on the price? Sir, there was no decision on the price, but the retail price in Kadiwa at 170 pesos was from the Department of Agriculture, sir. So, 137 pesos, whose ID was that to buy from Bonena at 537 pesos per kilo? Sir, there was no recommendation to buy at any price. But okay, there's no recommendation. Sino ang bakit binili at 537 when there's no recommendation to buy at that price? Sir, maybe you would like to ask FDI regarding their procurement process, Your Honor. FDI? Anjan ba yung FDI? Yes, we have the President, Mr. Robert Tan. Yes, Your Honor. Mr. Tan, is it true that walang recommendation to buy at ano, it's at your own... It's your own idea to buy at 537 pesos? Your Honor, I'll direct the question to our BP because he is the one handling the sino procurement. Po? Our BP, Vice President. Because yeah. Your Vice President? During those time, I was on leave. So, so your Vice President suggested that you buy... From Bonena at 537 pesos. No. I said I would like to request the BP to speak regarding this matter because Ganito po. Sabi po niyo, okay na sa akin yun if the Vice President
of FTI is the one who suggested to buy from Bonena at 537 pesos per kilo. I have no knowledge of that one. The selection process was being done by this, the... Kayo po nagsabi, sabi niyo po yung vice president. No, no, no. I'm sorry po. Kung nabanggit ko, mali po. I have no recollection of ganong pangyayari. So, okay. Director Glenn, ASEC, wala silang kinalaman sa 537 pesos. So, nobody would like to claim kung sinong may kasalanan at tayo bumili at 537 pesos. Later on, makikita rin po namin yun eh. Bahala na po silang, bahala na kayo magturuan, Director Glenn, but I'm sorry, but malalaman ko din yun. Kikita rin natin yan. Ang nangyari lang, Mr. Chair, 537 pesos per kilo. Very, very injurious to the government. Saan ka naman nakakita? Pera ng gobyerno, bibili tayo. Nandito ba si Mr. Reguyal? Mr. Reguyal, nandyan po ba kayo? Yes, or, yeah, yes, Your Honor. Hindi po ba kayo ang nag-suggest at saka yung mga ibang kasama nyo na substitute na lang natin yung red sa ano sa puti para kumita naman kami? At nangyari nga yun. Ang natatandaan ko po, Your Honor, during the meeting, si Johnny Legaspi po ang nag-suggest po na substitute na lang po yung red onion sa white onion. Eh, ngayon, ikaw, ayun. Ay, yung pong sinabi po niya, Your Honor, na substitute, ay sinasang ayunan ko rin naman po. At maganda, sa amin pong mga magsisibuyas, ay maganda po yung suggestion niya po na yun. Kaya po ako sumasang ayun doon. O sige, sa record kasi ikaw ang nagsuggest. Hindi po sa akin galing. Palagay mo nang hindi ko, pero sumang-ayong ka. Nakikita nga kayo. Opo. Kumita naman kayo talaga. Isipisipin mo, 537 pesos per kilo. Talaga naman. Ngayon, ang tanong, Director Glenn, ASEC, palagay mo sinuggest nila na isubstitute natin. Kaya nga hindi kayo nag-import eh. Hindi kayo nag-import ng white. Ginamit nga yung stock ni Mr. Aguyal. Pero napakalinaw sa record nung Alium dated August 5 that because at that time you have still physical inventory at 96,000 metric tons plus. Ang sabi nung report, that quantity will last until January 2023. Now, I believe the report. So kung halimbawa, sabi tinatanong ko yung mga kasama, wala ka kasi rito eh. If it is true, and of course it is true, that the supply is until January 2023, bakit walang sibuyas noong December 2022? At dun nga umabot yung 700 pesos per kilo. Sir, thank you po for the question. Sir, kung yung 96,000 metric tons na natira doon and our consumption is 22,000 metric tons per month, definitely po, kung yun lang po ang pagbabasihan, ay meron pa po tayong matitira. Yeah. Opo. And sir, during that time, kami po ay nag-ramp up, sir, ng anti-smuggling. Sir, marami po kaming nahuhuli. Hindi nga. Huwag na kayong humuli nga nun eh. Kasi ang report ng Alium, 96,000 plus metric tons. Sa mga tweet, alam nila kung nasaan. Alam nila kung nasaan eh. Alam nga naman nagkwenta na lang sila from thin air at saka sinabi sa'yo, Director Glenn, ito, 96,000 metric tons. Nung in-report nila yon, alam nila where the red onions are located. Ang tanong ko sa'yo, bakit naging 700 pesos per kilo? Meaning to say, nawawala ang onion. Maliwanag na hoarding ito eh. Sa mga tweet, what is the logical conclusion here? Alam ninyo na merong stock. Alam ninyo na naka-hold. Can I conclude otherwise? Or is my conclusion wrong? Sir, it seems na meron nga po nag-hold that time kung ganun. Kung wala it seems to you na meron nga. Ikaw naman. The supply is up to January 2023. Walang onions in November and December of 2022. Eh di nakatago. Nakatago. Kumita si Mr. Reguyal. Kumita yung mga walang kaluluwang mga traders, ha? Hindi mga tao itong mga ito eh. Kasi yung tao may kaluluwa. May puso. Merong mabubuhay ka ba kung wala kang puso?
Congressman, hindi, di ba? Hindi po. Wala. Bigat lang. Hindi mga tao ito. Sinasabi ko sa iyo. Director Raguyal. Ay, Director Raguyal, Diyos ko. Director Panganiban. Alam mo, nung isang nung nakaraang hearing, out of frustration, if not exhaustion, nasabi ko, napapalitan ko yung pangalan mo eh. Shorten. Without mean to the domain, kasi yung ano eh, isoshorten ko, nagpanganib. Kasi nahanap kita, nandun ka sa Italy. Anong ginagawa mo dun? Sir, ako po ay umaten po ng Standards Committee meeting po under the UNFAO po. What is that? Yung Standards Committee meeting po ng International Plant Protection Convention. International Plant Protection Convention. Plant Protection. Yes. Maganda rin naman yun. You need to protect our plants. How can you protect kung nawawala nga? Hinohord nga ng mga walang kaluluwa eh. Dapat dito ka mag-protect. Dito muna. I'm not saying na huwag ka mag-participate, pero ito yung unahin mo. Dito tayo eh. Yes, sir, I apologize. Sir. Hindi ba May 8 to 12 yun? Pero galing ka na doon ng April 27 to 21 eh. Ano naman yung 27 to 21? Sir, yun, 21 sir, yun, yun. Yung, kasi sir, high-level meeting po siya. So, yung Commission on Fungicide and High-level meeting. Opo, opo. Nandun ka, opo. April 27 to 21, tapos bumalik ka ng May 8 to 12. Dire-diretso ito eh. Sir, kasi po tayo po ay nanominate bilang, ang Pilipinas po ay nanominate bilang member po nung Standards Committee meeting, no, sir. For being nominated as member of that committee. Yes, sir. Pero ang sinasabi ko sa'yo, if that is about plant protection, you need to protect our plants here. Kung kailangan ka doon, mas lalo kang kailangan dito. Yes, sir. Hindi ba? Kaya nasabi ko yung panganib eh. Okay. Hindi maliwanag ang hoarding, di ba? Yes, sir. Ngayon, bakit hindi kayo nag-importa ng white onions? Yun ang suggestion yata nung isang stakeholder by the name of Rosenduso. It was in the meeting. Medyo na nanaig yung pakiusap ng grupo ni Mr. Raguyal na i-substitute na lang bagamat hindi pwedeng i-substitute. Pero si Rosenduso, ang kanyang suggestion, mag-import tayo sapagkat yung white onions has a specific function or use. Bakit mas nakinig kayo kay Mr. Raguyal kesa dun sa suggestion ni Rosenduso? Sir, during the time po kasi, kung stakeholders consultation, we balance po yung ano. Ngayon, what? I-balance po yung mga opinions at saka yung inputs po. Hindi, ang ibabalance natin dito yung supply, yes, hindi sir, yung opinion. Yes. Apo, tama. Walang kwenta yung opinion. Yes, sir. Ang pinag-uusapan natin, ang kailangan balansihin mo, yes, yung interest ng mamamayan. Yes, sir. Doon ka palagi. Yes, sir. Kahit na magalit pa silang lahat sa iyo, pero ang interest ng mamamayan, ang inunan mo, yun ang tama. Yes, do sir. Not make any popular decision. Yes, sir. Kahit na unpopular, but it is right, yun ang dapat na gawin. Ang tanong ko sa iyo, bakit na naig yung suggestion ni Mr. Raguyal laban sa suggestion ni Rosenduso? Sir, hindi naman po sa nanaig. Ano? Kasi, eh, nanaig nga, hindi ka nga nag-importe. Diyos sir, ko naman. Sir, during that time po kasi, hindi nagkaroon ng agreement na ito yung volume na sinasabi input. Sinasabi ko na nga na dapat mag-desisyon ka. Yes, sir. Kahit na ayaw nito, kung ito yung tama, bakit pa pakikinggan ko ito? Wala na nga white onions eh. Dapat ito yung inano mo, ito yung inuna mo. Eh, kaso nga, malinaw na talagang, I'm sorry to insinuate. So, talagang makikita rito, di ba, gagawa ng report si Don P. de Barsaga. Malinaw dito. Ah, di ba, boss? Ha?
Ngayon, pero noong January, nag-import ka. Ayan. Punta na tayo dyan. Tama. Meron kang CNI bago nag-import. Yes, we asked for the approval po, sir. Teka muna, yung CNI muna bago ano eh. Ano yung CNI? Certificate of Necessity to Import, sir. Yes. Pwede mo ba kami bigyan din ng kopya ng CNI na ginawa nyo bago kayo? Apo, sir, memo po. Pwede po. Po, oh, sec. Meron, ha? Sorry, po. Oh. Yes, I think we are in receipt of... Alam naman ninyo na yung January, February, March, April, eh, harvest time na ng onions. Eh. Bakit doon mo pa naman inisip mag-import? Sir, according din po, doon sa monitoring natin, wala pa pong pumapasok na, na harvest po nung time na yun. And we just calculated for one month lang, sir. Sasabihin ko sa'yo, yung mga... Kayo pong mga may-ari ng cold storage. 'Di ba? Sinabi ko po sa inyo noon, tulungan niyo kami. Hindi po kayong may-ari ng cold storage ang kalaban namin. Ginagamit lang po kayo ng kalaban ng gobyerno. Kaya po nakikiusap kami na tulungan niyo kami, 'di ba? Makikita po namin ang laman po ng inyong mga cold storage by January. At hindi na kailangang mag-import si Glenn Panganiban. Kasi po, kaya po pinukuha ko yung pong inyong electric consumption, makikita ko po kapag punong-puno ang inyong cold storage, ang binabayaran yung kuryente is at least 5 million pesos per month. Mahuhuli ko po kayo kaya makipag-cooperate na lang. Pag wala na pong laman, mga 40,000 to 50,000 pesos per month. Kaya malinaw po yan. Malinaw yun, Director Glenn. Makikita ko kung ano yung supply mo ng January. Kaya magtapat na lang kayo. Ano yung supply natin in January? Director Glenn, sabi mo palagi kang mayroong regular monitoring. Sabi ng cold storage, ni anino po ng mga alium or whatever task force, hindi po namin, wala pong pumupunta sa amin na mga nag-check ng inventaryo. Malinaw po yan. Ano po yung ano natin? Sir, sa monitored stocks po ng January, nasa sa red is 51 metric tons and sa yellow, ganun din po. Shallots, nasa 33 metric tons. So, may 51,000 ka January. Tama? Hindi, sir. 51 lang po, sir. Kaya nga po, sir, wala na po siyang laman. Kaya po kami nag-import. Eh bakit noong June of 2022, hindi ka doon nag-import? Kasi nga, doon zero, zero, zero. Bakit hindi ka nag-import? Sir, wala pa po ako sa BPI noon, sir. Sino ang nandun? Ang director pa po noong time na yun, sir, si Director George Colaste pa po. Si George Colaste. Yung kapalit mo. O, sino yung kasama naman ni na nandito ngayon? Wala ka pa noon si George Colaste. Sino yung kasama ni George na dapat ay nag-import kayo by June 2022? Sino ang mga dapat na kasama niya na pinag-usapan? Palagi kayong nag-uusap kung sir, mag-import. Sir, ang nagre-recommend po kasi niyan ay ang plant quarantine service. Ang nandito po na kasama natin ay si Sir Boyet Anchoquia. Nandiyan po siya. Nasaan siya? Baka ho, lumabas lang sa clip, sir. Nag-restroom. Bakit hindi po kayo nag-import ng June? Sino po yung sasagot? Miss Ascucha, wala si ano? Nalabas lang po. Ah, baka nag-restroom. Nag-restroom po. Director Glenn, siya, pag iniintay natin yun. Director Glenn, pumunta ka ng Korea, February 23 to 27. Para saan yun? Bakit tinatanong mo pa? Ikaw ang pumunta ron. Tinatanong mo pa sa ano mo? Sino yung kinakausap mo sa likod mo? Sir, hindi ko po matandaan yata.
Ikaw naman, February 23 to 27. Ako, pumunta lang ako sa Buhol. Alam ko kung anong ginawa ko doon eh. Yes, saglit lang what po, did you do in Korea, in South Korea? Lang, sir. And then si Mr. Antoine. So sige, habang nire-recall ni Director Glenn kung sa anong ginawa niya sa Korea. Mr. Ano ang pangalan niya, boss? Mr. Antoine. Yes po. Yes, ano po ang posisyon ninyo? Ako po ngayon ay technical staff po sa Quezon. Plan quarantine Quezon. Dati po akong OIC chief ng quarantine. O kasama ka raw ni Director Colaste nung panahon na nag-uusap sila na dapat ay naging porta kayo nung June para tamang-tama, hindi sana nagka-buisit-buisit ang supply ng December. Nagsamantala ang mga hoarders. Ang tanong ko, dahil sabi ni Director Glenn, wala pa naman ako noon eh. So naghahanap ako ng kasama ni Director Colaste na nandito ngayon, ikaw nga itinuro. Ba't hindi kayo naging porta noong June 2022, lalong-lalo na yung white onions, eh alam naman yung wala ng stock. Sir, meron po kaming, bali po, may recommendation nga po talaga na ginawa na dapat mag-import. Marami na rin po tumatawag. Meron po kayong ginawa? Meron na pong drop CNI na ginawa noong August. Hindi nga, noong... Noong June po, nakakasugot po ng sir yung alium. Yung June nga yun eh, di ba? Yung sinasabi ko noong June. But kasi yun ang, dapat may dalawang... Merong dalawang buwan na lead time para pagdating, di ba? So, ibig mo sabihin, meron kayong ginawa na recommendation na mag-i-import nung June. Yun ang sinasabi mo. Sir, hindi po ko... I'm not sure kung may ginawa kami nung June, pero meron... Sabi mo kanina. O ano nga? O sige, inisip mo na ito, pero meron kayong ginawa. Meron ko po, sir, yung August 5. After ng August 5 na ano, nagbagawa na po kami ng CNI na dapat nang mag-report. Eh, wala na nga yun eh. Huni na ang lahat eh. Sabi nga nila, bago, nung ikaw ay magsalakot, pasana ang tuktok. Wala na nga sibuyas doon ka mag-i-import. At tinatanong ko, ba't hindi kayo nag-import at least nung June? Ano ba yung usapan noon? Kasi maliwanag na kasangkot kayo eh. Alam mo, ito yung conclusion ha. Ito yung conclusion. Mapapatunayan ko rin to eh. Kapag hindi kayo nag-issue ng CNI, okay, walang mangyayaring importation. CNI is Certificate of Necessity to Import. Ha? Glenn, di ba? Kapag wala yun, tuwan-tuwa yung mga hoarders. Alam mo kung bakit? Oh, halimbawa, ang hari ng mga hoarders ay si Don P.D. Barsaga. Eh, ang contact naman ay si Glenn Panganiban. Halimbawa lang ito, ha? Sample lang. Tatawagan ni Glenn Panganiban si Don P.D. P.D., P.D., hindi kami gagawa ng CNI. Ha? Good, good, good. Tatagalan niya yung hoarding ngayon. Tatagalan eh. Ito yung collusion dyan na nangyayari. Kaya makikita rin natin eh. Kung gumawa kayo o hindi kayo gumawa ng CNI, alam ko ang dahilan. Ang dahilan, may sariling interest kayo dyan. Kaya nga, tumatagilid ang supply. Kung gusto nyo itagilid, magagawa ninyo. Pag tumagilid ang supply, yung presyo talaga, wala na. Wala sir, i-verify ko kung may ginawa ninyo. Kasi hindi ko alam kung may ginawa ninyo. Pero tumatawag na sa akin, sir. Hindi pa alam kasi ang buhay mo kung mag-verify ka. Alam problema sa akin yun, pero ipalitaw mo. Yes, sir. Ipalitaw mo kung gumawa kayo ng CNI bago nawala ang supply ng white onions in August 10, 2022. Yes, sir. Pakita mo. Pero... Oh. Teka, sandali lang. Meron siyang... Actually, sir, tumawag na rin sa akin, sir, yung chief of staff, si ano, sir, si Secretary Sebastian noon, sir. Sabi ko talaga sa kanya, magpa-import na ho tayo.
before pa ho yun ng ano ng assumption ni Sir Glenn. O, hindi po pwede yung mga tawag-tawag na ganyan. Dapat may mga dokumento tayo. Dito natin ibabase lahat ang action ninyo kung regular o irregular. Para wag na tayong mag-name drop ng kung ano-ano. Ngayon, ang malinaw lang dito, kailangan lamang kung talagang ina, if you really wanted to assure the food security of our people, malinaw yun, titindigan nyo yung supply. Regularly minomonitor ninyo. Regularly. Pangako ni Glenn Panganiban, regular daw. Samantalang kapag tinanong lahat yung mga cold storage, wala pong nag-ano sa amin dyan. Kumisan po may darating, tatanungin lang, ano yung stock mo dyan? Hindi siya papasok doon sa cold storage para tignan kung talagang totoo yung stock doon. Walang ganun na nangyayari. So I will not buy that idea. I will not buy that allegation, Director Glenn, na sabi mo from time to time, regularly, alam mo yung stock. Hindi totoo yan. Hindi nangyayari yan. And it will not happen. Okay, naalala mo na kung ano ginawa mo sa... Sir, hindi ako nagpunta ng Korea noon, sir. Ha? Huh? Hindi po ako nagpunta. What if I can prove to you na nagpunta ka? Sige, sir. Ha? Huh? Hindi po ako natuloy. Hindi ko nga po nakikita pamilya ko, sir, for the longest time. April 1 to 7. Sir, yun. Kasama po yun. Nakapunta po dahil meron po talagang... Ano ang ginawa mo doon? Ay, sir, nakipag-meeting ko, sir, meron tayong non-compliance sa mangga natin at saka sa mga ano natin, exports natin, sir. Oo nga, alam mo. Eh, yung mangga okay yan eh. Wala pa namang problema sa mangga eh. Ang sibuyas ang problema natin. Pagkakapunta na sa mga international kung ano-ano yung mga yan, eh, hindi mo naman ginagawa yung tungkulin mo dito eh. Kaya iniisip ko tuloy, kaya ka punta ng punta sa Korea. Dahil ang kasawa mo, Koreana, di ba? Totoo hindi? Apo. Hindi ka kalam, sasakala ko, sasabi yung Japonesa. Eh. Iba pa yun? Director Glenn, ito yung pinag-uusapan natin. You are the head of the Bureau of Plant Industry. Ikaw pa rin ang namamatnugot nung lupa. Tama? National urban and peri-urban, blah, blah, blah. Ikaw pa rin ang high-value crops. Eh sabi ko nga dun sa tinatanong ko yung staff mo, is Glenn Panganiban may Superman? Glenn, alam mo, there is inconsistency there. Eh. On the one hand, you're trying to regulate. Kasi merong regulatory powers of BPI. On the other, kailangan mag-produce ka. Nupap, high-value crops, blah, blah, blah. So, paano mo ilalagay ang direction mo between the two opposing forces? Kaya, ang sinasabi ko, maglagay tayo ng tao na talagang tututok na, alimbawa, si Asik Christine, ikaw naman ang supervisor. Under ka ba ni Asik Christine? Hindi po, sir. Karino ka under? Sir, actually, sir, yung High Value Crops Development Program. Ano ka under? Sa Office of the Secretary, sir, ang BPI. Sino yung secretary? Of course, the President, sir. Oo nga, pero sa ilalim ng secretary, who is BBM, sino sa ilalim ni BPM? Ang pinaka-senior po sa DNA, Senior Undersecretary Panganiban po. Sino? Senior Undersecretary Panganiban po. O, kapilido mo, di ba? Yes, sir. Paano nga natin magagampanan ang tungkulin natin kung if you are wearing three hats all at the same time at yung iba nga ay magkakating, tingnan mo na lang, I'll give you an example why hindi nakakatulong sa in the entire gamut of food sufficiency. Nagawan ko na example yung ano, may budget tayo for four storage facilities, nasa budget about 240 million pesos. Apat na cold storage. Ito ang kailangan ng farmers natin eh. Kung hindi ako nagkakamali, apat ba o anim? Will you correct me? I might be wrong. Basta 240 million yun. Hinati mo ngayon yun. Yung apat na storage, ginawa mo na lang dalawa yata o tatlo. Parang anim yun eh. I'm not sure.
yung ibang pondo, ni-realign mo doon sa inspection and blah, blah, blah. Yun nga yung regulatory function mo. So saan mo kinuha yung wisdom na gawin yun? Yung pondo na yun, at the wisdom of Congress, kami, pinayagan ka namin na magkaroon ng ganun, nakikita namin na ang mga farmers kasi kailangan nila ng cold storage na ngayon ay pinagsasamantalahan. Pupunta dun sa isang cold storage ni Don PD. May cold storage si PD Versaga. Okay. Rerentahan na ng ano yun. Rerentahan na ng walang kaluluwang mga traders. Kaya pagpunta ng farmer, wala namang laman eh, boss. Uupa ako sa inyo ng space kasi kailangan kong i-ano ito para kumita naman ako kahit paano. Sabi ni Don PD, ah, wala na. Narentahan na ng mga walang kaluluwa ito eh. So wala ngayon, wala. Ito, bayad na ako dito kaya wala. Eh wala namang laman eh. Eh wala. Wala akong pakialam kung kahit walang laman. Basta binayaran na yan. Anytime papasok ito. Okay. Wala pupunta ng farmer ngayon. Darating ngayon si yung walang puso. May dalawang sungay pa yun eh. Papasok. May butot pa yun, tinatago niya lang. Okay. Bebenta mo na sa akin yan. Malulugi ka. Paparating na yung imported na niglet. Eh, paano naman ang Costco naman? Eh, wala na akong kikitain dito. Ay, bahala ka. Paparating na yung import. Bahala ka. Gusto mo bang ano yan? Eh, baka 10 pesos ko na lang ano yan. Ito, mura-mura ko pang mahal na. 30, bigay mo na sa akin. Gusto na nangyayari. Kaya tayo naglagay ng cold storage. Ang ginawa mo, hinati mo. Alam mo ba yung isang cold storage na yon assigned sa Tarlac? Sa aking probinsya. O nawala ngayon, eh, nilagay mo sa regulation, sa inspection. Eh. Hindi ko naman binamaliit yung kakayahan mo na maglagay ng gano'n. Eh. Tama din namang ini-inspect mo kung mayroong napupuntahan talaga. Pero ito maliwanag, kailangan ng partners. Eh. Kaya ako binibigay sa yung example na to dahil nga tatlo yung sombrero na sinusuot mo all at the same time. So pati yung pagdedesisyon mo ngayon, pasali-saliwa.